Hello guys! Good evening! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys ay gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano nga ba mag-appointment sa Polo Owa dito sa Riyadh. Kasi pag-uwi talaga tayo guys, tapos babalik tayo sa amo natin. So, kailangan talaga tayo pupunta doon guys. So, gusto ko lang i-share sa inyo guys yung mga nalalaman ko din guys sa mga friend ko kasi nung isang araw, pumunta ako sa Polo Owa guys, hindi din ako marunong kung paano mag-appointment. So, may isang kaibigan ako na nagturo sa akin. So, i-share ko din sa inyo guys para kung may mga kababayan naman tayo guys na hindi pa sila marunong kung paano mag-appointment sa online guys. Gamit ang cellphone natin guys. So, turuan. At yung link guys, kung paano tayo mag-appointment, doon ko lang ilagay sa description box sa baba guys. I-open nyo lang yung description box. So, doon mo makikita yung link para mas madali kayo magpa-appointment. So, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. So, eto na nga guys. Andito na tayo sa screen natin guys. So, scroll lang natin siya guys pataas. Hanapin natin yung, ayan guys. Dito tayo guys papasok sa household workers guys. Tapos, i-click lang natin guys yung book now. Ayan. Tapos, ayan guys, ang dami silang slot ngayon guys. Ngayon September. Ayan. Pili lang kayo dyan. So, kunin natin yung 8:10 a.m. reserve. So, tapos dito guys, meron dito nakalagay full name, email. So, pilapin nyo lang to guys. Ilagay nyo yung full name dito. Tapos, contact number nyo dito sa Saudi Arabia. Tapos, your full name, email address, at dito sa company verification only, guys, nan lang. Ilagay nyo lang siya ng nan. Tapos, ikama Saudi ID, yung ikama number nyo, guys. Tapos, yun, i-confirm nyo lang siya, guys. Pag ma-confirm nyo siya, guys, maghintay kayo ng ilang minutes, guys. Buksan nyo yung email address nyo guys. Nandun na yun guys yung ano nyo guys, appointment nyo guys. Tapos ipapaserox nyo yun guys, ipapaprint nyo yun guys sa amo ninyo guys. So ganun lang kadali guys, hindi naman mahirap. At ito na guys, good news, nandito na tayo sa bahay. Galing na tayo sa Polo. Hindi naman kami siguro mga 1 hours lang ata mahigit ako doon. Hindi naman ako nagtagal doon kasi konti lang yung tao at mabilis lang naman guys. Wala naman masyadong maraming kuskus balungos. So, eto na guys. Nakuha na natin yung kontrata natin guys. So, ang babayaran natin doon sa Polo ay 144. Ayan, 144 reals guys. Ito guys, ito para sa OEC papers guys. Kung uuwi tayo tapos babalik ulit tayo sa amo natin, ito ang pinakailangan guys. Kasi kung uuwi na tayo sa Pinas tapos mga 2 weeks na lang or ganon para babalik na ulit tayo dito sa amo natin, kailangan tayo pupunta guys sa OWA. Tapos ito ang dadalhin natin guys, ito lahat guys. Ito yung resibo guys, 40 reals to siya. Tapos, ito is 94 reals to, guys. So, ito na siya lahat. 7 pieces to siya. Ayan. Ayun, dito na yung pirma. Ay, yung sign ng amo kong lalaki. Huwag nyo nang tingnan yung sign ko, guys. Ito na siya, guys. Yung sign ng amo kong lalaki. Ayan. Ito yung kontrata natin, guys. Andito na siya nakasulat. So, ayan, nakaano na siya, guys. So, 7 pieces ata. Ayan, 7 pieces to siya, guys. Ayan. Tapos, kung pupunta kayo sa Polo Owa guys, make sure itong kontrata na to guys, itong papers na to guys, ipaprint nyo na sa amo nyo. Tapos, dito pa lang sa bahay is fill upan nyo na siya guys. Para pagdating nyo doon sa Polo, wala na kayong ibang pipill upan. Direct na kayo magpila doon sa ito ata yung una, ito. Magpila na kayo doon, magbayat na kayo doon sa counter 7. Para pagdating nyo doon, diretso-diretso na kayo, hindi na kayo tatagal doon, guys. So, ito na siya, guys. At
pupunta kayo doon guys, dala nyo na tong kontrata nyo, ipaserok nyo na to sa amo nyong lalaki. Tapos yung mga requirements is, make sure may dala kayong mga requirements nyo guys. Copy ng passport nyo, copy ng ikama nyo, tapos copy ng ikama ng amo nyong lalaki, copy ng ticket nyo, at copy ng re-entry visa nyo. Kasi kung wala kayong requirements guys, kung wala kayong requirements, kahit dala nyo pa itong ano nyo, kontrata nyo, wala din guys, hindi din kayo maano dyan, hindi din kayo makakakuha ng ganitong ano guys, resibo. Kasi itong kontrata natin guys, once mag-appointment tayo guys, doon mismo guys sa link, may ano, may makikita mo naman doon na ano na kailangan mo i-download. I-download mo yun guys, tapos ito na siya guys, ang lalabas yun. Ayan, lalabas ito guys, yung kontrata natin. Tapos, ipaprint nyo na sa amo nyong lalaki, or kanino bang amo nyong madam nyo ba. Tapos, fill upan nyo na guys, dito pa lang sa bahay. Tapos, ipapirma nyo na, ipasign nyo na sa amo nyo. Para pagdating doon, diretso na kayo sa counter 7. So, ayan guys, ganun lang guys, kadali guys. Hindi naman mahirap. Basta pagpunta mo lang doon sa polo, kompletong requirements ka, diretso-diretso ka na guys. Kasi nung pumunta ako doon guys, may isang kababayan tayo guys, nakakaawa, umuwi siya, hindi siya nakapagkuha ng ganito guys, kasi wala siyang appointment. Hindi siya nakapag-appointment kasi hindi daw marunong yung amo niya. Tapos wala siyang kahit ni isang requirements guys, wala siya. So ayun, umuwi lang siya, wala siyang ano. Kaya sabi ko sa iyo, binigay ko din sa kanya yung link kasi sabi ko, mag-appointment ka muna bago ka pumunta dito sa polo. So ayan guys, dito na natin itatapos ang ating video guys. Maraming salamat sa ating mga viewers, ating mga subscribers.